Good morning. Pasensya na kayo. Recently daw nakakagawa ng video kasi nag-back to work ko ako ngayon. Siyempre, pangtulong sa pamilya. So, okay lang naman. Kauumpisa ko lang ulit. I still can manage. I still can do it. So, why not? Why not do it? So, I can help more to my family in the Philippines. And also, kasi nga pandemic, pwede naman ako magtrabaho kasi nga frontliner. So, ginawa ko. I'm happy doing it kasi I was doing it for 19 years already bago ako nag-retire. Tapos ngayon bumalik ako. Pero okay lang din. Kaya ko pa naman. It gives me time to do what is important kasi nga pangtulong din naman. Okay? So, ngayong umaga, gagawa ako ng chispimiento. Papakita ko sa inyo kung ano yung version namin. Kasi ang version namin, ano lang naman to, mura lang naman siya, kayang-kaya ng bulsa. Ito yung cheapest version ng chispimiento namin. Okay? Pero kung gusto ninyong gumamit ng mga mamahaling cheese, kung katulad ng mga ibang nakikita ko sa YouTube, gumagamit sila ng mga mamahaling cheese, pwede rin ninyong gamitin yon kasi kung kaya nyo naman, bakit hindi, diba? Pero sa amin, dahil madalas nagmamadali kami and also, syempre, medyo nagtitipid-tipid, ganun. So, ginagamit namin yung mga, ano lang, yung mga basic lang. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit namin na mga bagay-bagay pang chispimiento. Okay? Meron akong dalawang latang Kraft cheddar cheese. Mura lang naman siguro yan. Okay? Tapos, meron akong, ito ang ginagamit kong ano, butter. Kasi easy to spread. Yan. Spreadable butter ang tawag nila dyan. Ngayon, kalahati na lang yan kasi yung kalahati niya ginamit ko nung last time na ako'y gumawa ng chispimiento. Kalahati lang nilalagay ko para dun sa kasama ng dalawang Kraft cheddar cheese. At saka, ito yung pimientong ginagamit namin. Diced pimiento. Pero, dudurugin ko pa rin siya. Last time na gumawa ko, ginamit ko yung isang buong bote na yan. Pero normally ginagamit ko mga 2/3 lang. Pero pwede naman yung buo siya. Yun nga lang, baka yung iba ayaw nila ng masyadong maraming pimiento, pabawasan nyo. Pero sa amin, okay lang na ilagay ko lahat kaysa naman masayang. Pwede rin naman, hindi naman masama ang lasa. So, ang gagawin ko ngayon, i-grate ko ito, i-grate ko siya, tapos ito gigilingin ko, and then ihahalo ko to. Paghahalo-haloin ko na silang tatlo. Okay, I'll show you later. I drained the diced pimientos from the bottle. So, ayan na siya. I'm waiting until it is drained more. Para mailagay ko dito. Tapos, i-ground ko siya. Okay? Ngayon, kung gusto ninyong gumamit ng fresh na pepper, red pepper, pwede rin naman yun. Inya lang ako, dahil nga madalas, running out of time, kung ano yung easier for me, yun ang ginagawa ko. So, this is much easier for me kung gagamit ako ng diced pimientos. Okay, i-ground ko siya, tapos i-grate ko to. Ito yung grater ko. Siya, i-grate ko siya dito. Ayan. Alright. Ayan na yung pepper na ano ko na, nag-grind ko na ng medyo pino ng konti. So, i-alis ko na siya dyan. Okay, so susunod na gagawin ko, mag-grate naman ako ng cheese. Ayan na yung grated cheeses ko, so paghahaluin ko na sila. Eto na siya, yung grated cheese.
Tapos ihahalo ko na itong pimiento. Minced pimiento. I think that's what you call it. Minced pimiento. So, ang ginamit ko yung buong cheese pimiento na nasa bote. Okay, pwede nyo rin gamitin yung fresh kung gusto ninyo. That's also okay. Ngayon, ito na yung spreadable na keso. Ay, na butter. So, hinalo ko na siya. Spreadable butter siya. So, much easy for me sa akin itong spreadable butter. Kasi nga, hindi ko na siya kailangang i-melt. Dati kasi, mini-melt ko pa sa microwave yung butter na ginagamit ko. Yung matigas, alam niyo na. Buong butter. So, ayan siya. Paghahalo-haloin lang natin siya. Okay. Mix lang natin. Then, mamaya, okay na yan. Masarap siya sa pandesal. Kung kakain kayo, pandesal. Okay. Okay siya. Masarap siya. Kanya na, wala yata kami pandesal ngayon. Titingnan ko mamaya sa refrigerator kung meron. Okay. I'll show you after I mix this. I'll show it to you. Oh, okay naman siya. Oh, tingnan nyo. Oh, tama lang naman yung mixture niya. Okay, I'll show you later the finished product. Okay, ngayon tapos na siya. Ang gagawin ko, kasi yung mga ganitong lalagyan, tinatago ko. Itong ginawa kong to, bali dalawang ganitong container ang kinalabasan niya. So, pwede ko siyang ilagay sa freezer. So, yung isa lalagay ko sa freezer, yung isa lalagay ko sa fridge para gagamitin namin. Pambaon-baon, panlagay sa pandesal, o pang-almusal, ganun. So, ganyan na yan. Ito yung pinaglagyan ng butter. Hindi ko na siya hinugasan kasi ibabalik ko naman din siya doon. Oh. Yung nga lang, yari na siya. Ano na siya? Tawag nito, cheese pimiento na siya. There you go. So, yung isa dito, ito yung sinave ko na isang container na ginagamit namin pang freezer. Alright. So, lalagay siya sa freezer. Okay. Ayan na siya. Ready to go in the fridge and in the freezer. I put cheese pimiento on top para alam namin kung ano siya. Okay? Kasi lalagay namin sa freezer yung isa for when the other one is already finished sa loob na refrigerator. Okay? Pang freezer, pang refrigerator. Needs to be finished first. And the other one can be taken out later when the one in the fridge is already finished. Okay, thank you. Bye-bye. Hope you like it.